Mapagpalang araw po sa inyong lahat and welcome to Word for the Season. Ang mensaheng nais ko pong ibahagi sa inyo is about dealing with anxiety or worry. Isang katotohanan po that we are now living in an age of anxiety. Napakarami hong mga bagay ang ipinag-aalala ng maraming tao. Whether it be personal concerns, family matters, financial needs, health issues, government policies, and even global conditions, just like this COVID-19 pandemic that we are facing right now. We all have reasons to worry. Isa pong pag-aaral ang nagbanggit ng ilang mga kadahilanan ng anxiety. Isa po rito is feelings of inadequacy or insufficiency, incompetence, o yung pong kakulangan. Our attempt to change things we cannot control ay isa pang dahilan of anxiety of so many people. Mga bagay na hindi po natin kayang kontrolin, like death, this COVID-19 pandemic, the lockdown that we are in right now, these are all beyond our control. Our failure to trust God to provide our needs, minsan yung pagdududa, yung fear, yung lack of faith creeps in and it gives us anxiety. Misplaced priorities, trying to live tomorrow today, samantalang kailangan lang nating living one day at a time. Ang nakalulungkot na katotohanan is that we take our worries to bed with us. Nagigising ho tayo na naroon pa rin ang pag-aalala at daladala po natin sa buong araw, sa buong maghapon. The truth is, this is not how God wants us to live. Ang salita po ng Diyos ay may inspirasyon at encouragement na ibinibigay po sa atin on how to face anxiety, how to deal with anxiety, at kung paano po nating harapin ang mga bagay na ipinag-aalala po natin sa buhay. Let's just read Matthew chapter 6, beginning verse 25 to 34 in the NLT Bible. It says, verse 25, "That is why I tell you not to worry about everyday life, whether you have enough food and drink or enough clothes to wear. Isn't life more than food and your body more than clothing? Look at the birds. They don't plant or harvest or store food in barns, for your heavenly Father feeds them. And aren't you far more valuable to him than they are?" Verse 27, "Can all your worries add up or add a single moment to your life? And why worry about your clothing? Look at the lilies of the field and how they grow. They don't work or make their clothing. Yet King Solomon, in all his glory, was not dressed as beautifully as they are. And if God cares so wonderfully for wild flowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, he will certainly care for you. Why do you have so little faith? So don't worry about these things, saying, 'What will we eat? What will we drink? What will we wear?' These things dominate the thoughts of unbelievers. But your heavenly Father already knows all your needs." Verse 33, nice kung begin and the end, it says, "Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and he will give you everything you need. So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today." Dito po sa mga talatang ating binasa ay seemingly napakasimple po ng solusyon na ibinigay ng Panginoong Jesus on how to address worry, on how to deal with anxiety. Subalit, whether we like it or not, we struggle to apply them. Ang sabi ng Panginoon, "Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and he will give you everything you need." Hindi ho natin kailangang ipag-alala ang mga bagay na pangangailangan po natin sa pang-araw-araw na buhay, because God knows what we need and he is able to provide. Kung hindi pinababayaan ng Panginoon ang mga ibon, they don't plant, they don't harvest, and yet ang Panginoon nating Amang sumasalangit ang nag-aalaga at nagpapakain sa Kanya.
I had been young and now medyo nagkakaedad na, wala pa akong nakitang ibon na problemado at nag-aalala at hindi nila alam kung saan nila kukunin ang kanilang makakain. And the Lord said, we are more valuable than the sparrows, than the birds. Ang solusyon ng Panginoon, seek His kingdom above all else. Ang sabi ho ng Tagalog Bible, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Kailangan lang ho nating unahin na tayo'y pagharian ng Diyos. Ang kanyang paghahari, ang kanyang kalooban, ang siyang mamayani sa ating mga buhay. At lumakad po tayo ng may pagtitiwala, ng may pananampalataya, ng ating buong buhay ay nakaatang sa kamay po ng ating Panginoon. Ibigay natin sa Kanya ang ating buhay. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat-lahat po sa atin. Gawin nating tunay at totoong Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng ating mga buhay, ang Panginoong Hesukristo. And when we do that, He will provide. At kaya niyang isupply ang lahat ng ating pangangailangan. Yan po ang kanyang pangako. Yan po ang pangako ng Panginoon. At sa 1 Peter chapter 5, verse 7, sa NIV Bible, it says, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Ano man ho ang ating mga kadahilanan ng ating anxieties, ng ating worries, ng ating mga pag-aalala, ang paanyaya po ng Panginoon, cast all your cares, all your anxiety. Ibigay po natin, ipagkatiwala natin sa paana ng ating Panginoon. Let's give Him all our worries. Let's cast it all to the Lord. Why? Because He cares. He cares for us. Napaka-personal. Not just an angel, but God, the Lord Himself, cares for you and me. Napakarami pong pangako ng Panginoon sa Kanyang salita. Hindi ho tayo mauubusan. If we will just really believe and embrace the promises of the Lord at buong puso at buong buhay na ibibigay natin lahat-lahat sa Kanya, ang ating pagtitiwala, ang ating pananampalataya, at alam natin na ang Diyos ay nasa sentro ng ating buhay, ng ating pamumuhay, namumuhay po tayo ayon sa Kanyang kalooban, hindi po tayo pagkukulangin ng Panginoon. David said, I had been young, now I'm old, but I have never seen the righteous forsaken, nor their children begging for bread. Isang katotohanan po na may mga pagsubok, may mga kabigatan, minsan tayong pinagdaraanan, it's already part of life. We need to adjust our attitude, we need to adjust yung ating pong pananaw sa buhay. Sapagkat ang mga problema, ang mga challenges, struggles in life, ay hindi po maiiwasan, they are already part of our lives. Katulad ho ng ating mga pinagdaraanan ngayon, may tinatawag ho tayong new normal. But by the grace of the Lord, we are surviving, nararanasan po natin ang kanyang kalakasan, ang kanyang pag-iingat. To overcome worry, we ought to adapt an attitude of joy and thankfulness. Isa pa hong susi na kailangan ho nating matutunan is to be able to adopt an attitude of joy and thankfulness sa anumang bagay na nangyayari po sa atin. Ang sabi ho ng James chapter 1 verses 2 to 4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Consider it pure joy. Ariin nating kagalakan, ituring nating kagalakan ang anumang bagay na ating pong kinakaharap. If we are facing trials of many kinds, struggles in life, may mga pangangailangan, we worry about so many things. Instead of worrying, let's adopt an attitude of joy and thankfulness. Panginoon, salamat sapagkat may dahilan na ako'y magsaya. Salamat, Panginoon, sapagkat may dahilan to really thank you. Dahil sa gitna at sa kabila ng lahat ng pagsubok and struggles in life,
even in the midst of this worldwide pandemic, buhay pa po ako, Panginoon, and you are able to protect me and to provide for me. Amen? Ang sabi ho ng Philippians chapter 4, verse 4, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Panatilihin po natin ang attitude of joy, yung pusong laging may kagalakan. Ang lagi sinasabi ng buong mundo sa atin, ang mga Pilipinos are the most resilient people in the world. Sa gitna ng baha, makikita mo nakangiti. Sa gitna ng sakuna, nandiyan ang kagalakan pa rin. More so, God's people. Bilang mga taong may tiwala at nagtitiwala sa Panginoon, naglagak ng buhay sa Panginoon, we all have reasons to be joyful, we all have reasons to be thankful to the Lord. Napakarami hong dahilan para magpasalamat at magalak po tayo sa Panginoon. And lastly, nais kong sabihin, God never takes us or will never take us where His grace cannot sustain us. Ano mang bagay na pinahihintulutan ng Panginoon, laging titiyakin ng Diyos, sapat ang kanyang biyaya, sapat ang kanyang kalakasan, ang kanyang kapangyarihan upang mapagtagumpayan po natin ang lahat ng bagay. He has promised to meet all our needs and to guard us with His peace and joy. Nasa atin po ang choice. Kung sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng problema, ay magmumukmuk po tayo, magdududa, o mawawala ng pag-asa. Or we will rejoice at patuloy nakakapit sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Magpapasalamat, Lord, lahat ng bagay na nagdaraan sa buhay ko, lilipas at ang nais mo ay mag-mature ako, and you only have my best interest in your mind. For me, for my family, for my community, for my country. Napakadakila po ng ating Panginoon. Anxiety is a problem that has troubled us through the ages. Fear in the face of critical situations is natural. However, much of our anxiety is associated with everyday problems. God wants to settle our hearts in such a way that we can live with the stresses of life yet still experience His peace and joy. Yun po ang kalooban ng Panginoon. Ang sabi ko ng Psalms 37 verse 7 letter A, New Living Translation Bible, be still in the presence of the Lord and wait patiently for Him to act. Let's wait patiently in the presence of God. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. While we are in the presence of God, madadama natin ang kanyang kagalakan, ang kanyang kapayapaan. The Lord never leaves us. He never forsakes us. At walang ipagdadamot ang Diyos sa atin. Romans 8:32 NIV says, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also along with Him, along with His Son, His only begotten Son, graciously give us all things? Hindi na ipagdamot ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak. Ibinigay niya ang Panginoong Jesus, namatay sa krus ng Kalbaryo, nabugbog ang kanyang katawan, itinigis niya ang kanyang banal na dugo upang ikaw at ako'y magkaroon ng kaligtasan. The Lord loves us so much. He demonstrated His love for us while we were still sinners. Christ Jesus died for us. Hindi na ipagdamot ng Panginoon, ng Diyos Amang nasa langit, ang kanyang nag-iisang anak. Hindi rin niya kayang ipagdamot, along with His Son, ang anumang bagay na pangangailangan po natin. Kaya tama po ang solusyon ng Diyos, just seek first His kingdom and His righteousness. Mamuhay po tayo ayon sa kanyang kalooban at kayang ibigay at isupply ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Panghuling mga talata na nais kong basahin at ang panalangin ko'y magbigay ng kalakasan sa puso, sa buhay at sa pananampalataya ng bawat sa atin, anuman ang ating mga kinakaharap. Philippians 4:6-7 says, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ang Diyos po ang magpapala sa bawat isa po sa atin. As we trust in Him, as we call upon His name, He will save us. Ang pangako ng Panginoon, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Romans 10:13.
And so let's call upon His name. Ano man ang ating kalagayan, ano man ang ating pangangailangan, tayo po ay sama-samang manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na kung uunahin lamang namin ang iyong kaharian at ang iyong mga katwiran, lahat ng bagay ay idaragdag at ibibigay niyo po sa amin. Lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak sa oras na ito, ito man ay kagalingan, solusyon sa anumang problema ang kanilang kinakaharap, ito man ay nakakaranas sila ng takot, ng pangamba, Lord, ng pagdududa, Panginoon, hipuin mo ang kanilang puso, katagpuin mo ang kanilang pangangailangan. Let the words that they have heard today be the source of their strength and their faith, at patuloy na lumapit ang bawat isa sa iyo, Panginoon, nang may tunay na pagtitiwala at pananampalataya, knowing na wala kang bagay na ipagkakait sa bawat isang anak mo, Panginoon, na tumatawag at nagtitiwala sa iyo. Marami pong salamat, O Diyos, sa gitna, Panginoon, ng mga pagsubok, maging sa gitna ng pandemya na aming pinagdaraanan. Protect your people. Lord, supply for the needs of your people. And most of all, Panginoon, let your divine guidance and direction be upon your people. At sa buong buhay po ng bawat isa sa amin ay maranasan namin ang iyong pagkilos at ang iyong kapangyarihan. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Tanggapin mo ang lahat ng papuri, karangalan, pasasalamat. Ito po ang aming panalangin na tatanging sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. God bless you more. Shalom.